Hindi, kung popular po kayo doon sa title ni Jesus na The Lion of Judah, for me, ito po ay mas tumutukoy sa kanyang pagka-Diyos. Yes. Tandaan nyo, si Jesus, siya rin po ay lamb. Tupa. Yes. So, si Jesus, both lamb and a lion. He is the real Lion of Judah. Sana wag po natin ipagkakamali yan. So, ibig sabihin, sa kanyang nature, nandun yung pagpapakumbaba at yung talagang nature niya, Diyos. He is the God of Gods. He is the Lord God Almighty. The most powerful of among everyone, you know? The most powerful of all. Tatanong po natin. Sapagkat the Lord Himself, when He became a human being, yun po ay choice. In order for us to be redeemed doon sa kapangyarihan at kapanglawan na pwedeng kasadlakan ng kasalanan. Should I say, kung ikaw ay makasalanan, alam mo ang kasasadlakan mo, impyerno. So, because of His great love towards us, He chose, though He is the Lion, you know, He chose to be a lamb. Natatandaan po ninyo doon sa Old Testament, sa Genesis. Ewan ko na panood niyo po ba yung The Bible series. Maganda, di po ba? May eksena roon na si Abraham, he was about to sacrifice Isaac because Yahweh commanded him to do so. Yahweh is Jesus Christ in the Old Testament. My friends, you know, don't be confused about that. Sabi ni Jesus kay Abraham, Abraham, you have to offer your son, your only son, Isaac, to me. Opo, masunurin, ano? Pero pagdating doon sa bundok, nung sasaksakin niya na yung offering niya, si anak nga niya, si Isaac, ano? Huwag mo sasaktan ng bata. Sinusubok lang kita. And then, alam niyo nangyari right after that? Siyempre, pinakawalan niya na yung anak niya, si Isaac. May nakita silang lamb. Okay, makinig mabuti, importante ito. May nakita silang lamb na natrap. Sabi kasi ni Isaac, before that, sino ang ating ihahandog? Who will be the lamb? Sabi ni Isaac. Sabi naman ni Abraham, God will provide the lamb. God will provide the offering. You know what? God provide Jesus Christ to be the perfect offering for our sins. Yes, so si Jesus naging lamb. But pagkatapos po niyang mamatay, muling mabuhay, siya po ay muling bumalik sa langit. At siya ngayon kaisa ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. No? Huwag ipaglilito yan. 1 John chapter 5, verse 7. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are 1 and the same. Yes. So, sa Tagalog, sapagkat merong 3 nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. At ang 3 ito ay isa, maliwanag yan, verse sa Trinity. Meron po tayong isang Diyos, pero 3 persona. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. At ang God of Gods naging tao in order to save us from our sins. The love is overflowing when He was hung on the cross to be the propitiation for our sins. Once for all time, He shouted, "It is finished! Tetelestai!" Then kumulog at tumidlat, parang ganyan. Thank you, Jesus, sa ulan! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Thank you po, Lord! Hallelujah! Okay? So, sana ba tayo? Okay, so, yun, huwag natin ikapagkukonfuse, no? Na, bakit siya lion? At the same time, siya po ay tupa. Pareho po.
God became a human being. Okay, ito pa pong tanong. Nung naging tao ba si Jesus, natanggal ba ang kanyang pagka-Diyos? Hindi po. Si Jesus Christ po ay Diyos na naging tao. Kaya nga po naging tao eh, kasi hindi po siya likas na tao, no? Naging tao. And then, ang kanya pong person, 100% human and 100% God or deity. Ang tawag po doon ay hypostatic union. Kung mag-aaral po kayo ng theology, ay inyo pong mapagtatantuyan. Okay. So, napakaganda po ang ating pag-aralan. Hindi ko po sinasabi na gayahin niyo ako na matagal nag-aral. No, sabi ko nga po sa inyo, mga pinag-aralan ko sa Bible School, hindi ko naman po talaga nagagamit yung iba. Marami po doon na nagre-refresh ako. Pero lahat po nang yan may kapakinabangan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kung gagawa kayo ng vlogs like this, at least iba na yung maraming alam. Hindi ko pinagmamalaki yung alam ko. Kasi yung alam ko, si Jesus din naman ang pinagmulan yan. I cannot boast on anything or anything na meron ako. Lahat ng meron ako galing kay Jesus. Buhay ko, kalakasan ko, kalusugan, lahat si Jesus ang pinagmulan. Dapat alam natin yan. Kung anong meron ka, huwag mo yung pagmamalaki. Amen? Si Jesus ang dahilan. Jesus is our everything. That's why I called this channel Jesus My Everything. Lahat-lahat sa atin si Jesus. Okay? Hindi tayo pwedeng i-deceive ng mundo. Hindi tayo pwedeng magpaloko sa mundo. Hindi tayo pwedeng utuin, maliitin, no? In a sense na parang sa parang ini-small, no? Pero hindi po talaga pwede kasi we have the mind of Christ. Not to the point na magiging mayabang ka, but to the point na alam mo kung sino ka kay Jesus. Kuya, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, well, malugod kitang inaanyahan. Welcome, my friend! Welcome! Simple lang gagawin mo. Nakikita mo ba sa baba? Scroll down mo sa baba, may makikita ka dyan na subscribe button, yung kulay pula. Pakiclick naman yan, please. And then, click mo na rin ang notification bell para kada meron tayong mga bago rito na mga uploaded videos like this, mariremind ka ni YouTube na, hey, ding! Ganon. When you open your YouTube, may makikita ka doon sa notification mo na pula, then makikita mo ano yung mga bagong uploaded videos dito. And ako po, halos araw-araw, nakakatatlo tayo minsan dahil depende po sa pangangailangan like this, because I really need to share the both person, characters yan of Jesus. Huwag natin ipagkakalito. He is God, and though he is God, became a human being because of great love. Actually, wala akong ibang makitang dahilan kundi pagmamahal na tunay galing kay Jesus forever and ever. Jesus is our everything. Thank you po. Jesus truly loves us all.